Gusto mo ba na maging successful ang date mo? Gusto mo ba na mas magustuhan ka ng crush mo after nyo mag-date? Well, in this video, malalaman mo yung 8 na unattractive na bagay na huwag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day, okay? For the love of mankind, huwag mong gagawin to. Hi, I'm JC na I've been helping men about fashion and lifestyle for years na rin upang maging maporma and maging confident sa sarili. And if gusto mo rin maging ganito, make sure mag-subscribe ka na. Unang unattractive na bagay na huwag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is huwag kang magyayabang. Okay, parang awa mo na kung mayamang ka man or may kotse ka, may magandang cellphone, huwag mong ipagmamayabang yan kasi malaking turn off talaga yan sa girl. And magiging defensive siya pag ginagawa mo yan kasi feeling niya parang binibili mo siya. And kapag nagustuhan ka din niya, parang mafe-feel bad siya sa sarili niya. Kasi ayun, nagustuhan ko lang to dahil sa pera niya, ang sama ko naman, ganyan-ganyan. So, huwag na huwag mong gagawin yan. Kung ikaw yung tipo ng tao na may value ka talaga, or mataas yung status mo, again, may pera ka, may looks ka, or may kotse kang maganda, wag na wag mong ipagmamayabang. Ang gagawin mo lang is itatago mo lang yan sa mga stories. Example, pwede mong gawin na stories, alam mo, stress na nga ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko kasi may gusto kong gawin. Pero yung papa ko, gustong ipamana sa amin yung business niya. Eh, syempre, hindi ko naman alam yun. Or nahihirapan ako sa ganun. Parang ganun siya. So, ang napapakita mo sa story na yun, syempre, mayaman yung pamilya mo. Yun lang yung point talaga nun. Or let's say kung ikaw yung magaling ka sa isang bagay na to, let's say magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-basketball, or kahit ano pang talent yan, wag na wag mo sasabihin na, alam mo ba, magaling ako sa ganito. Wag, kasi mayabang yung dating niya. Itago mo lang siya sa mga kwento. So let's say magaling ka mag-basketball, alam mo ba kaya love na love ko mag-basketball kasi dito talaga na papractice yung hard work ko, yung discipline ko, dito ko siya mas napapractice. Kaya talaga nung last na liga namin, grabe yung coach namin. And yun, yung discipline na yun, natutunan namin. And then, na-apply namin yun sa laro namin, kaya naging champion yung team namin. Pwede mong ganon. So again, pagka may value ka or meron kang something na ipagmamalaki, huwag mong directly na sasabihin sa ganyan na ganito. Itago mo lang yan sa mga stories, okay? Para hindi masyadong bragging tignan. Kumbaga, may side bet ka lang sa gilid. Next na unattractive na bagay na huwag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is huwag na huwag mong pag-uusapan yung about sa ex niya. Okay? Kasi unattractive yan para sa kanya and downfall yan para sa'yo. Kasi yung iba madalas ginagawa ito eh. Kumbaga, dun sila kumukuha ng technique. For me, hindi siya maganda. Kasi pagka pinag-uusapan mo yung ex niya, and lalo na kung medyo emotional yung mga nangyari sa ex niya, pag pinag-usapan niyo yun, yung feelings na nararamdaman niya that time, and nararamdaman niya para sa ex niya, somehow bumabalik yun. And siya yung naiisip niya, hindi ikaw. Kaya ang gagawin mo, pag kayo yung magka-date, about sa inyong dalawa lang yung pag-uusapan ninyo. Huwag na huwag kang magdadamay ng ibang tao, especially ex niya. Dapat, ang date nyo, again, focus lang sa kanya at sa'yo lang. Huwag na huwag mong pag-uusapan yung ex niya. Nagugustuhan mo ba yung topic natin? If oo, i-like mo tong video na to. Next na unattractive na bagay na huwag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is huwag na huwag mong pag-uusapan yung about sa politics, religion, and sex. Huwag na huwag mong pag-uusapan yan, lalo na kung first date nyo pa lang. Kasi itong mga topics na to, sobrang sensitive nito. And usually, yung mga tao talaga meron silang concrete na belief dyan, yung talagang pinangahawakan nila to. And kapag ka ikaw, sakto, meron kang ibang belief na sasabihin sa kanya regarding politics, religion, or sex. Minsan, pag challenge mo agad yung idea na yon, dun siya mata-turn off. Kasi masyadong sensitive yung topic na yan. Kaya wag na wag mong pag-uusapan yan or wag na wag mong ibabrought up yung topic na yan. Kahit magaling ka pa sa area na yan, okay? Wag na wag mong gagawin yan. So, ang maganda yung pag-usapan is more on passion, more on pangarap, yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, and yung kung saan ka masaya na kinakwento, dun ka mag-focus. And wag na wag nyo rin pag-uusapan yung mga negative. Like yung mga COVID, kung ano naman, basta negative, wag na wag yung pag-uusapan yan kasi yung magiging energy ng date ninyo, magiging negative din. So, ang gusto mong emotion dapat is masaya, positive, exciting, adventurous, yun dapat yung bagay na pag-uusapan ninyo. So, again, wag na wag yung pag-uusapan ng politics, sex, religion, lalong-lalo na kung initial date nyo pa lang or first date nyo pa lang. Next na unattractive na bagay na wag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is yung pupunta ka sa date mo na hindi ka prepared. Okay? Na hindi mo ginawa yung homework mo. Sobrang unattractive yan para sa girl. Kumbaga, ang gusto kasi ng girl, yung leader talaga, yung alam niya na yung gagawin niya, yung decisive na. Kaya dapat, before ka pumunta sa date ninyo, talagang alam mo na yung gagawin mo. And luckily, tol, swerte ka dahil may gagawin pa tayong video kung paano talaga i-prepare yung date mo, paano mo siya i-structure
structure talaga para maging successful yung date. Yung hindi out of the blue or instant doon ka na mag-iisip, kasi doon mostly nag-fail yung date mo. Kumbaga, yung on the spot ka nag-iisip. So, maganda dapat prepared mo yan, na para kang scriptwriter, para kang director, na alam mo na yung gagawin. So, abangan mo yung video na yan dahil gagawin natin yan. So, again, wag na wag kang pupunta sa date mo na hindi ka prepared. Mahilig ka din ba mag-game plan or mag-strategize? If oo, mag-comment ka ng yes. Next na unattractive na bagay na wag na wag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is yung papakita mong kabado ka o yung malungkot ka. Wag na wag mong gagawin yan. Kasi tandaan mo, ang girl, yung emotion niyan, binibase niya yan sa'yo. So, kung malungkot ka, nagiging malungkot din siya. Kapag kabado ka, nagiging kabado din siya. Okay? Kaya dapat ikaw, maging controlled ka sa sarili mo. And mostly, kaya ka lang naman kinakabahan kasi masyado ka nag-iisip. And kaya importante talaga yung nakaraang tip na kailangan mag-prepared ka bago ka pumunta dun sa date mo para hindi ka nakakabahan kung ano yung mga bagay na gagawin mo. Kaya again, yung pagiging nervyoso, malaking turn off yan sa girl kasi feeling niya na hindi ka controlled sa sarili mo, hindi ka secured. Kaya dapat, pakita mo na confident ka and controlled ka sa sarili mo. Next na unattractive na bagay na wag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is yung pupunta ka doon na hindi ka well-groomed. Na hindi maayos yung sarili mo, especially yung kilay mo, yung gulo-gulo siya. Tapos kung may beard ka man, hindi mo siya inaayos, yung messy na siya tignan. Tapos importante pa kung mayroon kang buhok sa ilong, tapos lumalabas na siya. Kadiri talaga yan, tol. Kaya dapat i-groom mo ng mabuti yung sarili mo. Yun, lalo na kung may mga body hair ka, maganda na ma-trim mo yan, na maayos mo yan. And that's why, tol, dapat mag-invest ka talaga sa maganda, quality, and safe na hair trimmer kagaya ng Romano Essentials. So, doon ko nakuha yung hair trimmer ko, tol. Sobrang ganda nito. And yung design, talagang sleek talaga siya. Favorite ko kasi yung matte black yan. Sobrang safe na ito gamitin, tol. Tapos, at the same time, yung mga equipments or yung accessories na kailangan mo, nandito na siya. Like itong mga pangsukat, kung gano'ng kahaba lang yung puputulin mo, nandito na rin siya, tol. Kaya, make sure na mag-invest ka sa maganda and quality na hair trimmer, tol. Kasi magagamit mo to sa body hair mo and especially sa teritoryo ni Manoy, tol. Kailangan mo ma-groom yan para kung may gera man na mangyari, tol, ready ka. So, if gusto mo nang kumuha ng Romano Essentials na hair trimmer, make sure, tol, na i-check mo yung website nila, Romano Essentials. Pwede mong gamitin dun, tol, yung discount code ko na JC Stars para makakuha ka ng 5% off. And pwede mo din silang i-check sa Instagram, Romano Essentials. And make sure, tol, kumuha ka na ng hair trimmer mo para makapag-prepare ka na bago pa dumating yung Valentine's Day. Next na unattractive na bagay na wag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is yung pupunta ka sa date mo na meron kang bad breath, tol. Sobrang unattractive yan, hindi lang sa babae, pati na rin sa ibang tao in general. Kaya dapat, tol, before ka pumunta sa date mo, wag na wag kang kakain ng mga maamoy, like yung mga boy bawang or anything na maamoy na pagkain. So make sure pag pumunta ka doon, bagong toothbrush ka or nag-candy ka ng mint or yung mga menthol para mas bumango yung hininga mo. Kasi, tol, sa date mo, darating yung time dyan na mag-uusap kayo ng malapit and dapat yung hininga mo mabango siya or at least hindi siya mabaho, tol, kasi malaking attractive yan. Kahit ikaw nga eh, kahit tropa mo na lang, lalaki din, pag bad breath, tol, nakaka-turn off. So imaginein mo na lang pagdating pa sa babae and especially date pa. So make sure na ayusin mo yung breath mo bago ka pumunta ng date. Gusto mo ba malaman yung mga grooming item na dapat meron ka? If oo, panoorin mo tong video na to. Next na unattractive na bagay na wag mong gagawin sa date mo ngayong Valentine's Day is yung pupunta ka doon na pangit yung forma mo. Make sure, tol, na maganda yung style mo. Hindi mo kailangan pumorma ng sobrang lupit. Ang importante, madala mo lang na maayos yung sarili mo. Tandaan mo, may malaking difference yung looking good sa good looking. Hindi mo kailangan maging pogi ng todo, tol, para gumanda yung forma mo. Kailangan mo lang madala yung sarili mo. Kaya that's why, dito sa channel natin, talagang tinatopic natin yung mga magagandang style. And kung bago ka palang nanonood, make sure na panoorin mo yung mga ibang videos natin para yung forma mo, maayos mo siya. Kasi minsan kahit hindi ka pogi, pagkadalang-dala mo yung sarili mo and confident ka sa sarili mo, kahit ano pa yung suot mo, basta maganda and maayos, na-attract yung girl sa'yo. Kaya make sure na ayusin mo yung forma mo, tol. And mapapakita mo din to sa girl na seryoso ka talaga sa kanya and nag-prepare ka. Kaya importante na ayusin mo yung forma mo, tol. Okay? Ayusin mo yung forma mo.